Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May kasabihan na wala daw lihim na hindi nabubunyag. Pero may lihim kaya na hindi na nalaman kahit kailan? Ikaw, may lihim ka ba na ipinagkatiwala mong sabihin sa iba? Ang kwento ay tatakbo sa isang pagkakamaling matagal nang itinago. Itinago hindi lamang ng may gawa ng pagkakamali kundi pati na rin ng ginawa ng pagkakamali. Pero mabubunyag kaya ang katotohanan? Kung oo, kailan? At kung paanong paraan? Pakinggan natin ang kwento ni Des. Siya ang pangunahing tauhan sa kwentong ating maririnig. Mabait na anak si Des. Mahal niya ang kanyang ama kaya nang muli itong mag-asawa ay hindi siya kumontra. Si Weng ay ang anak ng mapapangasawa ng papa ni Des. Kaya sila ay magiging mag-step sister. Sila ang may malaking papel sa magiging takbo ng buhay ni Des. Magsisimula ang storya sa araw bago ang kasal ni Des kay Chiki, ang kanyang kasintahan ng 2 taon. Mahal nila ang isa't isa kaya nga makalipas ang 2 taong relasyon ay magdidesisyon na silang magpakasal. Dito magsisimula pero ang kwento ay magpapatuloy makalipas ang 10 taon. At makikilala din natin ang 2 tao na makakatulong sa pagliwanag ng lahat ng nangyari at yan ay sina Orlan at si Andy. Sino sila? Ano ang kaugnayan nila kay Des? Isa pa yan sa ating malalaman. Ano nga ba ang pagsisimula ng lahat at ano ang katapusan nito? Tayo nang samahan si Des sa kanyang paglalakbay sa 10 taon ng kanyang buhay. Baka sa bawat pangyayari sa kanya ay may ugnay natin ang ating sarili o kapulutan natin ang aral dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ako po si Des, medyo marami po akong gustong sabihin para ipakilala ang sarili ko. Pero gusto ko po sanang isa-isahin ang mga pangyayari bago umabot sa kung ano nga ba ang kalagayan ko ngayon. 12 taon na ang nakakalipas ay plinano namin ng boyfriend ko noon na si Chiki ang kasal. Ang pangarap kong lumakad papunta ng altar ay mangyayari na. Kami na lamang po ng papa ko ang magkasama matapos mawala ang mama ko noong ako ay 12 taon pa lamang. 1 taon matapos mawala ang mama ko, ay nakakilala ang papa ko ng isang babae na kaedad niya. Si Tita Josie, may anak siya si Weng na mas matanda sa akin ng 2 taon. Nagpakasal po sila ni papa kaya naging stepmother ko siya at naging stepsister si Weng. Medyo strikta si Tita Josie at medyo naspoiled niya si Weng. Pero hindi ko na lamang po pinapansin dahil hindi naman nila ako ginugulo. Maliban na lang nang masyadong maraming sumbong si Tita Josie kay papa tungkol sa akin. Pero muli po ay hindi ko na lamang pinapansin. Mabalik po tayo. 2 araw bago ang kasal ay niyaya po ako ni Weng para daw mag-bachelorette party. Ayaw ko na po sana papadudot pero mapilit siya at sinabi niya na 2 lang naman daw kami. Kaya pumayag na din ako. Masaya naman pero ayaw ko masyadong uminom pero mapilit si Weng kaya pumayag na lamang ulit ako dahil masaya naman kami. Pero may kapalit pala ang saya namin ng gabing yon. Ito naman, kaya nga dito tayo sa bar ng hotel nagpunta para walang problema.
Naka-check-in ka na kanina. Pag nalasing, edi akit ka na lang sa itaas. Kahit na, ayoko din masyadong uminom. O siya, kung yan ang gusto mo. Kahit unti-unti lang ang pag-inom. Sip ka lang basta umiinom ka. Oo na, ikaw talaga. O Tos, congratulations! Salamat! Sandali lang ha, powder room lang ako. Sige. Excuse me, sorry sa abala. Anong oras na? 9 PM. Salamat. Ikaw lang mag-isa? Oo. Pwede ba dito muna ako sandali? Walang problema. Ako si Weng. Orlan. Siguro mayamang ka, no? Paano mo nasabi? Kasing tipid mo magsalita eh. Sinong kasama mo? Friend ko. Hayaan mo muna siya doon. Baka hanapin ka. Nandyan lang naman siya. Kalimutan muna natin siya. Okay. Bakit walang kasama ang isang gwapong tulad mo? Magaling ka pala mambola. Totoo naman ah. Can I buy you a drink? Later na siguro pag akit ng friend ko. Alright. Mahihintay mo ba ako? Depende. Ay, sige. Hinahanap na ako ng friend ko. Babalik ako ha. Okay. Nag-powder room ka ba talaga? Parang ang oily mo pa rin eh. Di na ako tumuloy. May nakita akong kakilala eh. Sino? Hindi mo kilala. I mean, nasan siya? Nandyan lang yun. Sana niyaya mo na dito para may kasama tayong uubos niyang alak na binili mo. Hayaan mo na siya doon. Kahit hindi naman natin ubusin yan. Mabuti pa akyat na tayo. Mamaya na. Saka hindi ako dito sa hotel matutulog. Ha? Ako lang mag-isang naka-check-in? Oo. Regalo ko nga sa'yo, diba? Papuntahin ko na lang si Chiki para may kasama ako. Wag! May sariling bachelor party si Chiki. Hayaan mo na siya. Saka matapos ang kasal nyo, kayo na ang magkasama. Kaya maghiwalay na muna kayo ngayon. Sige na nga. O toast uli! Enjoy the night! Matapang yata tong alak. Bakit naman? Parang nahihilo na ako eh. Hindi ka kasi sanay uminom. Kaya akala mo nahihilo ka na. Hindi, nahihilo talaga ako. Hay nako, psychological lang yan. Toast pa! Para sa masayang future! Mamaya na, kaiinom ko lang eh. Ay nako, dapat nakipag-toast ka. Para sa masayang future nga, diba? Baka mamaya pumangit ang future mo. Uy, huwag ka naman ganyan! Pwede naman makontra yun. Inumin natin straight tong mga alak natin. Ha? Sige ko. Sige na nga. Para sa masayang future! Ko! Ano? Cheers! Papadudot matapos kong maubos yung laman ng baso ko, ay parang nawala ako sa sarili ko. Wala na akong matandaan at tinawag pala ni Weng ang isang waiter doon at sinabihan na ihatid ako sa kwarto ko. Ipinahiram niya ang card key sa waiter saka ako hinatid sa kwarto. Nang mailabas ako ay pumunta siya kay Orlan, ng lalaking nakilala niya sa bar. Lalapitan niya ulit ito at makikipagkwentuhan at parang inaakit niya ito. Umaga ay nalimpungatan ako, papadudot. Pagdilat ko ay parang may taong galing sa loob ng kwarto ang nagmamadaling lumabas. Ilang sandali ay bumukas muli ang pinto. Si Chiki at sinusundo na ata ako. Pero ibang itsura niya, parang galit na galit siya nang makita niya na umot lang ang nakabalot sa katawan ko. Wala siyang sinabi at dahil sa sakit ng ulo ay hindi pa ako nakakapagsalita. Nagulat na lamang ako nang bigla siyang tumalikod at umalis nang walang anumang sinasabi. Nagpanik ako at hinabol ko siya. Galit na galit siya at sinabing hihintay niya daw ako sa bahay namin. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Kahit masakit ang ulo ko ay nagpilit akong mag-ayos para makauwi kaagad. Gulong-gulo ang isipan ko sa mga nangyari kaya nilapitan ko ang tao makakatulong sa akin. Agad kong tinawagan si Weng. Hello? Hello,
mismo. Weng, may nangyari. Anong nangyari? Weng! Kumalma ka. Ngayon, sabihin mo sa akin ang nangyari. Si Chiki nagpunta dito. Oo, sinabi ko sa kanya kung nasan ka. Weng, ano ba nangyari kagabi? Kagabi? Uminom tayo tapos nalasing ka. Paano ako nakabalik dito sa kwarto? Hinatid kita. Lasing na lasing ba ako? Medyo. Bakit? Wala kasi akong maalala sa mga nangyari. Yun lang naman. Tapos iniwan kita sa kwarto. Umuwi na din ako. May pumasok yata dito. Ha? Sino? Eh, hindi ko alam. Paano mo nasabing may pumasok? Eh kasi kanina pagkagising ko, parang may nakita ako eh. Parang may nakita? Hindi ka sigurado? Eh, hindi ko alam. Masakit kasi ang ulo ko. Kaya hindi pa ako nakakadilat ng maayos. Pero may nakita kasi akong lumabas mula sa kwarto. Sigurado ka ba o baka guni-guni mo lang? Hindi ako sigurado eh. O anong gumugulo sa'yo? Pagdating ni Chiki, parang galit siya. Galit? Oo. Paano galit? Hindi niya ako pinansin. Pwede ba yun? Oo. Hindi man lang niya ako binati. Naguguluhan ako. Iba yung itsura niya. Tapos sinabi niya na hihintayin daw niya ako sa bahay. Oh, kinausap ka naman pala eh. Iniwan niya ako. Hindi siya ganun. Dapat sasabay siya sa akin pa uwi. Baka naman may espiritu pa ng alak na ininom mo kagabi kaya akala mo galit siya. Hindi niya nga ako hinintay! Teka! Huwag ka munang magtaas ng boses. Hindi ako ang kaaway mo dito. Sorry. Kasi magulo tong isip ko ngayon eh. Huminahon ka. Huwag mong unahan ng kung ano-ano. Anong gagawin ko? Teka, mag-iisip ako. Natatakot ako, Wing. Ayan ka na naman. Huminahon ka nga. Eh baka may lalaki nga dito tapos nakita ni Chiki. Paano naman magkakaroon ng lalaki dyan? Hindi ko din alam. Saka paano siya makakapasok? May susi siya? Hindi ko din alam. Ewan ko. Kaya nga gusto ko malaman na nangyari. Lasing na lasing ka kasi. Hindi kaya nung iniwang kita lumabas ka pa? Tapos nakilala mo yung sinasabi mong lalaki at pinapasok mo dyan? Ano ka ba? Hindi ko naman magagawa yun. Pero lasing na lasing ka. Kahit pa! Alam mo naman ang utak natin, pag lasing hindi gumagana ng tama. Hindi ko nga kayang gawin yun kahit malasing pa ako. Pero hindi ka naman umiinom, di ba? Hindi nga. Baka yun na nga. Kasi unang beses mo nalasing kaya nawala ka sa sarili mo. Ano bang sinasabi mo? Parang dinidiin mo pa talaga na may ginawa ako. Ha? Hindi naman. Sinasabi ko lang yung pwedeng nangyari kasi hindi yun imposible. Ano bang nagawa ko? Sorry, ako yung nagpainom sa'yo. Anong gagawin ko? Mabuti pa umuwi ka na. Kausapin mo si Papa. Oo, tama ka. Kakausapin ko siya. Maiintindihan niya to. Kaya huminahon ka na muna. Pag uwi mo dito sa bahay, sabihin mo agad kay Papa ang nangyari. Oo, tama ka. Sige, uwi na ako dyan. Mabuti pa nga. O sige na. See you. Papa Dudot, nakampante ako nang sabihin ni Weng na sabihin kay Papa. Siguradong maintindihan ni Papa ang mga nangyari. Pero wala akong dapat ipaliwanag dahil wala naman akong ginagawang mali. Malinis ang konsensya ko at yon ang pangahawakan ko. Pero iba ang inaasahan ko. Pagdating sa bahay, nasa sala silang lahat at parang hinihintay ang pagdating ko. Hindi lang si Papa ang andon, pati sina Tita Josie at Weng, Papa Dudut at nandun din si Chiki. Kaya alam ko na nagsumbong ito kay Papa. Sa itsura ni Papa ay mukhang naniwala siya sa kwento ni Chiki. Nakiusap ako na hayaan ako magpaliwanag pero galit na galit si Papa. Kesyo nakakahiya daw ako at ayaw niyang madinig ang paliwanag ko. Maya-maya ay nagpaalam kay Papa si Chiki at ahabulin ko siya pero bigla niyang sinabi na hindi na matutuloy ang kasal. Napakasakit marinig ang sinabi niya, Papa Dudut. Lahat sila ay nagdidesisyon nang hindi naririnig ang panig ko. Para akong mag-isa nung araw na yon. Umalis din si Papa at ang stepmother ko. Mabuti nagpaiwan si Weng, mailalabas ko sa kanyang bigat na nasa dibdib ko.
Pero nagulat ako nang tumawa si Weng nang dalawa na lamang kaming nandun. Sinabi niya na siya ang nagsabi kay Papa ng nangyari at hindi si Chiki at sa kanya inamin na plinano niya ang nangyari. Nilagyan niya ng pampatulog ang iniinom ko ng gabing yon at ganun din ang ginawa niya sa lalaki nandun sa kwarto ng umagang yon. Para pa siyang nanuya papadudot dahil pinagtatawanan niya ang mga ginawa niya. Hindi ako pala away at hindi ako nananakit pero lalo niya akong tinutuya at parang pinipilit na saktan ko siya. Nagtagumpay siya kaya nasa bunutan ko siya sa sobrang galit. Yun ang aktong nakita ni Papa at ng stepmother ko. Kaya ako naman ang napag-initan. Pinaligtad pa ako ni Weng at galit silang lahat sa akin sa bahay. Makalipas nga ang isang buwan ay may kakaibang nangyayari sa akin. Doon ko nalaman na buntis na pala ako. Dahil doon ay ipinatapon ako ni Papa sa mga kamag-anak namin sa ibang bansa. Lumipas ang 10 taon. Kaya 10 taon na din ang aking anak na lalaki. Pinangalanan ko siyang Andy. Pinangalan ko siya sa Lolo Andrew ko. 10 taon na malayo ako sa Papa ko nang biglang tawagan niya ako at kailangan ko daw umuwi. Ayaw niya pang sabihin ang dahilan. Pero dahil pinapauwi niya ako makalipas ang isang dekada, siguro'y sobrang importante ang dahilan. Sa airport ay may nangyaring hindi maganda. Hindi ko alam kung bakit parang nanlambot ang tuhod ko na dahilan kaya nabuwal ako. Ang nangyari lang ay may isang lalaki ako na naitulak na sakto namang umiinom ng soft drinks na nasa lata kaya sumaboy ang laman nito sa suot niyang Americana. Sobrang nakakahiya ang nangyari kaya agad akong humingi ng tawad. Pero ibang reaksyon ng lalaki. Galit siya sa nangyari at ayaw pakinggan ang paliwanag ko, Papa Dudut. Hindi ko alam kung bakit parang pamilyar sa akin ang mukha ng lalaking yon. Dahil sa natigilan ako habang nakatingin sa kanya, ay hindi ko namamalayan na pinagsisisigawan na pala niya ako. Matatauhan lamang ako at matitigilan ng lalaki sa pagsigaw nang sabihin ng anak ko sa kanya ang mga salitang Daddy, huwag ka nang magalit kay Mommy. Mahabang katahimikan. Nakita ko na napangit na lamang ang lalaking yon at hinaplos niya sa ulo ang anak ko at saka umalis. Nang makalayo na ang lalaki ay may biglang tumawag sa akin mula sa likod ko. Des! Weng? Ako nga. Anong ginagawa mo dito? Dito ako nagtatrabaho. Kinakausap kita ng maayos. Yun ba yung anak mo? Ang laki na niya. 10 taon na nung pagplanuhan mong mapaalis ako sa sarili kong bahay, kaya 10 taon na siya. Sobra ka naman sa pinagplanuhan. Hindi ko plinano yun, ha? So anong gusto mo nun at sinira mo ang buhay ko? Alam mo, ngayon lang tayo uli nagkita, tapos ganyan ang ugali mo. Nagpapatawa ka ba? Anong nagpapatawa? Totoo naman, ang tagal nating di nagkita, tapos ang sama ng ugali mo. Ah, talaga ba? Masama ba ang ugali ko? E paano ka pa? Alam mo, mag-relax ka nga. Sa totoong buhay, dapat hindi lang ganito ang galit ko eh. Dapat nga ituloy ko ang paghablot ko sa buhok mo. Nabitin ako sa pagsabunot ko sa'yo 10 years ago. Ang bayulente mo naman. Pagkahablot ko sa buhok mo, dadalhin kita sa runway, tapos ingungudgud ko ang nguso mo sa lupa. Alam mo, napaka-bayulente mo na talaga. Pwede ba kalimutan mo na yung mga nangyari? Parang nang-agaw ka lang ng candy ah. Hindi madaling kalimutan ang ginawa mo ha. Sinira mo ang relasyon ko. Sinira mo ang buhay ko. Des naman. 10 years na oh. Move on na. Ayan nga oh, may anak ka na. Bakit ka ba nandito? Ako ang susundo sa inyo. Nasaan si Papa? Sabi ko ako na lang ang susundo sa inyo. Ano na naman ba ang plano mo? Sobra ka naman mag-isip dyan. Ano nga? Ano na naman ang maitim na balak mo? Wala. Gusto ko lang bumawi. Sa bigat ng ginawa mo sa akin, ang pambawi mo lang ay yan? Ang sumundo sa airport? Alam mo, nag-o-overthink ka. Hindi ako nag-o-overthink. Predictable ka lang. Alam mo, halika na nga. Sandali. Ano na naman? Bakit ako pinauwi ni Papa? Aba, malay ko. Imposibleng hindi mo alam. Hindi nga. Ikaw pa. Eh, lahat nga ng tungkol sa akin, inaalam mo. Anong sinasabi mo dyan? Nagulat ka, no?
Oo, alam ko na pinakikialaman mo lahat ng nangyayari sa akin. Hindi na lang ako kumikibo. Hindi ko akalain na aabot ka sa paninira ng relasyon ko kay Chiki at relasyon ko kay Papa. Hindi ako nagulat, no? Natatawa ako sa mga paratang mo. Gusto mo ba isa-isahin ko? Tigilan mo na nga yung walang kwentang iniisip mo. Bakit nga ba ako pinauwi ni Papa ng biglaan? May sasabihin siya sa'yo. May sasabihin lang pinauwi pa ako dito? Pwede namang sabihin sa telepono, di ba? Aba, malay ko. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Talaga? Sinungaling ka pa rin at ang pangit mo umarte. Alam mo, nagmamagandang loob lang ako dito. Paano makakapagmagandang loob ang isang taong maitim ang budhi? Sobra ka na. Bahala nga kayo ng anak mo. Aalis na ako. Papa Dudot, hindi kami sumabay kay Weng. Wala kasi talaga akong tiwala sa kanya. Pangit ang iniisip ko pero hindi mo naman ako masisisi. Sobrang ginawa niya sa akin tapos ay parang wala lang sa kanya. Nagtaksi na lamang kami ng anak kong si Andy. Pero pagdating sa bahay ay parang hindi nila nakikita si Andy. Kahit masigla silang binate. Okay lang sana kung si Weng at ang nanay niya ang hindi mamansin pero pati si Papa ay wala siyang pakialam sa sarili niyang apo. Mabuti na lamang ay kinausap ko si Andy bago kami umuwi dahil alam kong mangyayari yon. Sinabihan ko siya na huwag na lang din niyang pansinin kung anuman ang mga ugali ng nasa bahay na yon. Ayoko nang magtagal pa kami ng anak ko sa bahay na yon. Kaya tinanong ko na si Papa kung ano ang dahilan ng pagpapauwi niya sa akin. Bago pa niya nasagot ang tanong ko ay dumating si Chiki. Nagulat ako. Tumingin lang siya sandali sa akin tapos ay dumiretso kay Weng at humalik dito. Saka sinabi ni Papa na pinauwi ako dahil sa hiling ni Weng. Dahil gusto raw ni Weng na magkakasama ang pamilya niya sa araw ng kasal niya. Napakasama talaga ng ugali ng babaeng yon. Kitang-kita ko kung bakit gusto niya akong umuwi para ipamukha sa akin na ang mapapangasawa ko dapat ay ang pakakasalan niya. Ewan pero hindi ako nasaktan. Parang baliwala na lang sa akin ang mga nalaman ko. Wala na akong pakialam sa kanila, isa na lamang ang importante sa akin at yun ay ang anak ko. Gusto ko nang makaalis kami ng anak ko sa bahay na yon bago kami umalis ay sinabi ko pa na hindi ako interesadong pumunta sa sirkus na yon, Papa Dudut. Pinatawagan mo talaga ako sa reception para bumaba dito? Ano bang kailangan mo? Mag-usap tayo. Paano mo nalaman na nandito kami sa hotel na to? Hindi na importante yon. Importante yon. Wala namang nakakaalam kung nasan kami, paano mo nalaman? Hayaan mo na nga sabi. Bakit ayaw mong sagutin? Dalawa lang naman yan eh. Pwedeng sinusundan mo kami o mangkukulam ka talaga? Pwede ba? Hindi ako nagpunta dito para makipag-away. Aba dapat lang. Nakakahiya naman na ikaw na ang may kasalanan at ikaw pa ang mga away. Kung ganun, ibang klase na talaga ang kakapalan ng mukha mo. Nagpapakumbaba na ako dito, oh. Ha! Sa'yo talaga galing yan, ha? Alam mo, magpapahinga pa ako. Walang kasama yung anak ko sa kwarto namin. Kaya sabihin mo na ang sasabihin mo tapos umalis ka na. Pumunta ka na sa kasal. Teka nga, bakit pa atat na atat kang pumunta ako sa kasal mo? Ano na naman ba ang bago mong plano? Wala. Nagigilty kasi ako sa nangyari. Wow! Tinamaan ka ng guilt after 10 years? Kaya gusto kong bumawi. Iba ka din talaga eh, no? Babawi ka sa masamang ginawa mo sa akin sa pamamagitan ng pag-iimbita at pagpapapunta sa akin sa kasal mo sa lalaking dapat ay mapapangasawa ko? Des naman! Kalimutan na natin ang mga nangyari noon. Mag-move on na tayo. Ang daling sabihing mag-move on, ano? Please naman, pumunta ka na. Alam mo, sige. Darating kami sa kasal mo. Pero matapos ang kasal mo, tantanan mo na ako, pwede ba? Sige, pangako yan. Basta maka-attend ka lang. O siguro naman okay na. May isang bagay pa. Ayaw ni Papa na isama mo yung anak mo. Ah, ganun ba? Pwes tama nga lang na hindi ako pumunta. Sige na. Sandali lang naman yung kasal. Iwan mo na lang yung anak mo dito. Bobo ka ba? 10 taon lang yung anak ko, iiwan kong mag-isa? Ito nga na dito lang ako sa ibaba pupunta, ayoko siyang iwan eh. Kasi yun ang gusto ni Papa. Ako okay lang naman sa akin.
Okay lang din naman sa amin ang hindi pumunta. Sige na, walang kasama yung anak ko. Sandali. Ano na naman ba? Baka naman may mapag-iwanan ka. Nasa ibang bansa ang mga kamag-anak namin. Yung iba nasa probinsya. Tsaka bakit ba kailangan natin problemahin yan? Hindi na nga lang kami pupunta. Teka, baka naman magawa ng paraan. Isip lang tayo. Hindi ba matutuloy ang kasal mo kung hindi ako pupunta? Huling pagkakaalam ko, hindi naman ako ang pari eh. Gusto ko lang na nandun tayong lahat. Hindi naman tayo magkadugo. Anong importante dun? Kahit na, anak ka pa din ni Papa. Kaya kapatid na din kita. Kapatid? Hindi nga ako pwede. Ano bang mahirap intindihin dun, Weng? Sandali, alam ko na. Solohin mo na lang yung alam mo. Sandali. Kakausapin ko na lang si Papa. Kakausapin tungkol saan? Tungkol sa anak mo. Ayaw niya ngang papuntahin, di ba? Ako nang bahala, kakausapin ko siya. Hindi makakahindi sa akin yun. Wow! Anong wow? Hindi makakahindi sa'yo si Papa samantalang ako pinalayas niya? Sobra naman kasi yung ginawa mo. Handa ka bang masaktan? Ang kapal ng mukha mo eh, no? Ginawa ko? Ginawa ko talaga, ha? Hindi ba inamin mong ginawa mo ang lahat ng kamalasan ko? Sorry na nga. Nag-sorry na ako dyan, naungkat na naman. Bakit kaya naungkat? Basta, sige na. Pumunta na kayo ng anak mo. Ako nang bahala kay Papa. Bahala ka! Ayan. O, etong invitation. Nako, sa iba mo na lang ibigay yan. Sayang ang papel. Sabihin mo na lang sa akin kung saan. Nandiyan ang address. Hindi ko na nga kailangan yung papel na yan. Tingnan ko na lang kung saan. O bakit sinusoli mo sa akin? Para sa'yo na yan. Invitation mo talaga yan. Nabasa ko na. Pupunta na lang kami. Sige na, akit na ako. Pakayabang na babae? Eh, ewan ko na lang kung hindi ka maiyak sa araw ng kasal namin ni Chiki. Papa Dudut, ewan ko ba? Alam ko naman na mangyayari yon pero hindi ko pa din pinigilan ang sarili ko. Halos magmukha kami ng anak ko na isa sa mga palamuti ng buong kasal na dinadaan-daanan lang. Pati ang mga bisita na halos hindi ko naman kilala lahat ay parang ibang tingin sa amin ang anak ko. Alam kong mangyayari pero pumunta pa din ako dahil kay Papa. Akala ko ay magbabago ang isipan niya sa mga ginawa sa akin pero hindi. Para siyang nasa ilalim ng kapangyarihan ng stepmother ko. Nilapitan ko si Papa at nagpaalam na ako. Pero galit siyang sinabi na huwag akong aalis. At tapusin ko ang pagtitipon tapos ay gagatong pa ang asawa niya na kung ano-ano ang sasabihin sa amin ang anak ko. Pigil na pigil ang galit ko. Pero umabot na sa sukdulan ng magbiro si Weng ng bakit daw ba ako nagmamadali. Siguro daw ay gusto ko pang maagaw ang asawa niya. Sasampalin ko na siya, Papa Dudut. Kinalimutan ko na madaming tao. Kinalimutan ko nakaharap ko si Papa. Pagamba ko ay sinalag ni Papa ang kamay ko at sa akin pa nagalit. Kitang kita ko ang galit sa mata ni Papa at para siyang mabangis na hayop. Nang may biglang nagsalita mula sa likod namin, pagtingin ko ay eto pala ang lalaki sa airport. Tinawag niya akong mahal. Tinanong niya kung ano ang nangyayari nang biglang sumigaw ang anak ko ng daddy. Pati ako'y naguluhan sa mga nangyayari pero nakita ko kung paano naging biglang maamong tupa si Papa. Ang lalaki pa lang yon ay ang investor ni Papa sa nalulugi niyang kumpanya. Para siyang may mahika, Papa Dudut. Kasi biglang bumait ang lahat. Nagulat sila ng tanungan nito na kung anong ginagawa nila sa asawa niya. Ako po ang tinutukoy niya. At dahil sa nakita ko kina Papa, asawa niya at kay Weng ay nanahimik na lamang ako at sumabay sa agos ng pangyayari. Tuwang-tuwa ang anak ko. Kinarga pa niya ito at para talaga silang mag-ama, Papa Dudut. Matapos ang party na bigla kong naging parang espesyal na panauhin. Ang lalaking yon ay parang isang shield na pinoprotektahan kami sa gubat na puno ng mga mababangis na hayop. Doon ko lang din nalaman na Orlan ang pangalan niya at may kaya siya. Bata pa ay nagtayo na siya ng negosyo at ngayon ay malago na ito at nag-invest sa iba pang kumpanya at isa na nga doon ang sa Papa ko. Mabait naman pala siya, siguro may problema lamang siya.
nang umagang una kaming magkita sa airport. Well, sino nga ba naman ang hindi iinit ang ulo pag nabuhos ang soft drinks sa mukhang mamahalin niyang Amerikana? Pero kinalimutan namin ang lahat ng yon. Naging magkaibigan kami at abot ang pasasalamat ko sa kanya. Kahit pinagkukwento niya ako ay hindi ko pa din sinabi ang totoong nangyayari sa pamilya ko. Ayoko ding masira si Papa sa kanya. Hanggang sa kailangan na niyang umalis kaya tinanong niya ako kung sasabay daw ba ako. Kahit nahihiya ako ay umuwi ako para mapangatawanan namin na mag-asawa kami talaga. Kasi kung ang anak ko ang titignan ay hindi mo iisipin na hindi sila mag-ama dahil para talaga silang mag-ama kung maglambingan. Siguro sa kasabikan ng anak ko sa tatay kaya ganon. Palis na kami nang sabihin ni Papa na baka pwede daw ba akong maiwan dahil may pag-uusapan kami. Papadudot yun na atang pagkakataon para magkaayos kami ni Papa. Kaya hindi ko na sinayang at sinabi kay Orlan na susunod na lamang kami ni Andy at saka siya nagpaalam. Pagalis ni Orlan ay naupo na lamang ako ng ilang sandali ay nakaramdam na naman ako ng hilo. Hindi ko na alam ang nangyayari dahil pagising ko ay nasa bahay na ako nila Papa. Wala man lang pangungumusta at sinabi ni Papa na kausapin ko daw si Orlan na pirmahan na ang papeles ng pag-iinvest dahil pabagsak na ang kumpanya niya. Ang sakit, Papa Dudut. Yun lang palang dahilan. Pero hindi ko uubusin ang kabaitan ni Orlan sa amin. Kaya humindi ako at hinanap ko ang anak ko. Ang sabi ni Papa ay pinasyal daw nila Weng at ng asawa niya. Kinabahan ako, Papa Dudut, baka sinaktan ni Weng ang anak ko. Para nilang hinostage ang anak ko, para nilang kinidnap. Ayoko na ng gulo pa at sinabi ko sa sarili ko na yun ang huling gagawin kong pabor sa kanila at hindi na nila kami makikita kahit kailan. Gabi na noon at hindi talaga nila ipinakita ang anak ko kahit nagmamakaawa na ako kay Papa. Sinabi niya na walang mangyayari sa anak ko basta gawin na lamang ang inuutos niya. Kinabukasan ay agad akong pumunta sa opisina ni Orlan. Des, tuloy ka. Maupo ka. Good morning, Orlan. Good morning. Ano bang may paglilingkod ko? May gusto sana akong sabihin. Kung yung tungkol yan sa pagpapanggap ko, pasensya ka na. Narinig ko kasi yung nangyayari pagdating ko. Eh, gusto ko makabawi sa pagsigaw ko sa airport, kaya yun ang naisip ko. Salamat ha, napakalaking tulong nun sa akin. Ako nga ang dapat magpasalamat kasi hindi ka nagalit. Hindi ako nagalit. Naintindihan ko naman kung bakit ka nagalit. Nako, hayaan mo na yon. Pwede namang ipalinis yung damit eh. Pangit lang talaga yung umaga ko nun. Pasensya ka na. Pero sorry din na, tsaka salamat. Pero buti talaga na pangiti ako nung umaga na yun ni Andy. Ay, nasan nga pala si Andy? Hindi mo kasama? Wala siya. Nakakatuwa yung batang yun. Parang tatay niya talaga ako. Pasensya ka na sa anak ko ha. Ano bang pasensya sinasabi mo? Natutuwa nga ako sa kanya eh. Sana okay lang sa'yo na tinatawag niya akong daddy. Okay lang. Sabik din kasi sa daddy yung anak ko bilang single parent ako. Ang dami nating napag-usapan kahapon pero ayokong itanungan tungkol dyan. Eh since nabuksan na rin yung topic na yan, pwede ko bang malaman kung nasan yung tatay ni Andy? Hindi ko alam kung nasan siya eh. Iniwan niya ako nung mabuntis ako. Ano? Ibig sabihin, hindi talaga nakita ni Andy tatay niya? Hindi man lang siya naalagaan? Oo. Sorry kung naitanong ko pa. Okay lang, mabait ka sa amin kaya hindi na ako nahiya. Salamat din sa tiwala. Salamat ulit sa tulong mo ha, sa pagpapanggap. Hindi bale, babalik na kami sa London kaya hindi ka na namin maiistorbo. Ano bang maiistorbo? Natutuwa nga ako kay Andy. Nga pala, kung doon mo na ipinanganak si Andy, bakit magaling siya magtagalog? Puro Pilipino naman ang kasama niya sa bahay, kaya sabi ko dapat marunong siya ng lingwahe ko. Kaya ayun, sanay na yung anak ko. Nakakatuwa talaga yung anak mo. Alam mo, nun ko lang din nakita yung anak ko na ganun kasaya, nung makita ka niya. Siguro anak ko siya nung unang buhay ko. Ano? Alam mo yung tinatawag na deja vu? Naramdaman mo na ba yung pag may napuntahan kang lugar for the first time? Tapos pakiramdam mo parang napuntahan mo na yon? O kaya may nakilala kang tao sa unang pagkakataon pero parang nakilala mo na siya dati.
Ibig sabihin daw nakapunta ka na sa lugar na yon at nakilala mo na yung taong yon nung unang buhay mo. Siguro nga, pero hindi pa nangyayari sa akin yan eh. Nung una tayong magkita, hindi mo ba naramdaman na parang nagkita na tayo dati? Kung nga alalahanin ko, parang nga. Pero dahil masyadong maraming nangyayari nun, hindi ko na in-entertain yung pakiramdam. Wow, nakakatuwa naman. Nakakatuwa? Oo, kasi parang ganun din yung naramdaman ko nun. Parang nagkita na tayo. Siguro nga totoo yung deja vu. Kaya si Andy, siguro nga anak ko siya noong unang buhay ko. Nakakatuwa naman itong mga pagkakataon na to. Ano kaya buhay ko noon? Mabait ka, kaya siguro maganda din ang buhay mo dati. Pasensya na ha, naisip ko lang din kasi yung totoo. Ano kaya ang buhay ko noon? Kung ako ang tatanungin, siguro ganun pa rin. Mabuti kang ina eh. Kaya nga binabati kita. Kasi kahit mag-isa mong pinalaki si Andy, napalaki mo siya ng tama, mabait, matalino. Salamat. Alam mo kung ibang tao ka lang, siguro nag-take advantage ka na sa akin. Pero masasabi ko na iba ka. Halos lahat kasi na nakikilala ko, lagi may hinihinging kapalit eh. Hayaan na nga natin yung mga yun. Nakakahiya tuloy, naglabas pa ako ng hinanakit sa'yo. May nasabi ba akong hindi mo nagustuhan? May gusto sana akong sabihin. Sige lang. Ano yun? May transaction kayo ni Papa. Oo, meron. Ipapakiusap ko sana kasi… Sandali. Tama ba itong iniisip ko? Pirmahan mo na sana itong mga papeles ng investment mo sa kumpanya ni Papa. Naloko mo ko ron ah. Ha? Matapos kitang purihin, doon ka rin pala babagsak? Nagkakamali ka. Ako pa ngayon na nagkakamali? Eh ayan na nga, harap-harapan mo sinasabi na nakikipagkaibigan ka para lang makakuha ng pabor. Pwede ba umalis ka na? Pare-pareho kayo. Orlan, patawarin mo ko pero nakikiusap ako. Umalis ka na. Marami pa akong gagawin. Orlan! Gusto mo ba na ipakaladkad pa kita sa security? Papa Dudut, hiyang-hiya ako noon. Pero kailangan kong kapalan ang mukha ko para sa anak ko. Nagalit si Orlan sa akin at sinira ko ang isang magandang pagsisimula ng pagkakaibigan namin. Nang makaalis ako ay nakita ko ng assistant at best friend niya. Nalaman ko na kinausap pala nito si Orlan noong makaalis ako. Ipinaalala niya kay Orlan ang nangyari 10 taon nang nakakalipas. Nang utusan siya para kunin at burahin ang mga kuha ng CCTV sa isang hotel. Hindi pala ito binura ng kaibigan niya. Sa unang pagkakataon ay mapapanood ni Orlan ang footage ng CCTV. Magugulat siya nang makita niya na inaalalayan siya ng isang babae papunta sa isang kwarto. Wala na siya sa sarili niya na parang may nainom na kung anong klase ng droga. Nainis pa daw si Orlan dahil bakit pinaalala pa sa kanya ang nangyaring yon. Ipinabura na niya yon noon dahil baka makasira sa kumpanya niyang pausbong pa lamang noong panahon na yon. Pero marami siyang hindi nakita kaya ipinaliwanag ng kaibigan niya na panoorin ulit. Nang i-rewind ang footage ay saka niya nakita ang isang waiter na buhat ang isang babae at dinala sa kwarto na kung saan siya inalalayan ang unang babae sa footage. Sa kanya nakita na ang unang babae ay ako at ang pangalawang babae na siya namang umalalay sa kanya ay walang iba kundi si Weng. Kaya pala pamilyar din kay Orlan si Weng nang una niyang makita noong kasal nito. Napagtagpi-tagpi ng magkakaibigan ang mga nangyari. Plinan ni Weng ang lahat at isa siya sa mga random na lalaki na naging biktima para sirain ang buhay ko. Hindi ko pa alam noon ang tunay na nangyari kaya dahil nga po sa bigo akong papirmahin si Orlan. Sa kasunduan ay kinausap ko si Weng dahil siya ang kasama ng anak ko. Nakipagkita ako kay Weng sa isang parke. Weng! Nasa si Andy! Kasama ni Mommy? Bakit hindi mo sinama dito? Ipapasyal daw nila eh. Ano bang ginagawa nyo? Kidnapping na yan ah! Naku, edi mag-report ka. Salita mo laban sa aming lahat. Baka magbuka ka lang nababaliw. Ang sasama talaga ng ugali nyo! Ah, wag mong kalimutan na ang papa mo ang nag-utos nito.
Inutos niya dahil inutos ng nanay mo. Huwag mong pagbibintangan ng nanay ko, ha? Eh, kanino ka pa ba magmamana? Tumigil ka na. Ilabas niyo ang anak ko! Sige, mag-eskandalo ka. Tignan natin kung sino ang magmumukhang tanga. Ano bang kailangan ninyo? Sinabi naman sa'yo ng papa mo, di ba? Ayaw pirmahan ni Orlan. Baka naman hindi mo pinapirmahan. Nagalit siya sa akin! Sandali nga. Asawa mo ba talaga siya? Ano bang pakialam mo sa buhay namin? Dahil ako ang asawa ko, pag sinabi ko, ginagawa niya. Huwag mong ipari si Orlan sa asawa mo. Kasi ang asawa mo, tanga! Anong tanga ang sinasabi mo dyan? Bitter ka pa din ba at hindi kanya pinakasalan? Paulit-ulit ka! Sinabi ko nang wala na akong pakialam sa kanya at lalong wala akong pakialam sa inyo. Ang anak ko ang kailangan ko! Alam mo, pasalamat ka, nakakapagpahinga ka. Dahil may mag-aalaga sa anak mo. Pahinga? Ang laking stress ang ginagawa ninyo, paano ako magpapahinga? Alam mo, yan ang problema sa'yo eh. Wala kang pagmamahal sa papa mo. Alam mo, kanina ka pa sabi ng papa mo eh. Bakit, tinakwil mo na ba siya kaya hindi mo na siya tinatawag na papa? Alam mo, may asawa na ako. At magiging maganda ang buhay ko sa piling ni Chiki. Kaya wala na akong pakialam sa papa mo. Ang kailangan niya nalang buhayin ay ang mama ko. Iba ka talaga? Yung ugali mo, akala ko sa teleserye ko lang makikita. Pero nandyan ka ngayon sa harap ko at ipinangangalandakan sa akin na ang pagiging sobrang sama ng ugali nangyayari din pala sa totoong buhay at ikaw ang buhay na katotohanan! Manahimik ka nga! Ang dami mong sinasabi! Tatahimik ako, oo, sige! Pero ibigay niyo sa akin ang anak ko! Dahil kung hindi, baka ikaw manahimik ng literal! Tinatakot mo ba ako? Takot? Wala ka nun! Kaya nga hindi ko gagawing takutin ka! Eh bakit mo ako sinasabihang manahimik ng literal? Itanong mo dyan sa sarili mo! Ano ba? Kailan mo papipirmahin ang mga kailangan para mag-invest na ang lalaking yun? Hindi ganun kadali yun. Kung gusto niyong mapirmahan yun, huwag niyo siyang pagmadaliin. Nalulugi na ng sobrang negosyo ng tatay mo. Bakit ba nalugi si Papa? Malay ko. Malay mo? Hindi ba kayo ng nanay mong dahilan? Alam mo, kanina ka pa nang bibintang dyan, ha? Eh kayo lang naman talagang kasama ni Papa eh. Baka nagsusugal ang Papa mo. Hindi marunong magsugal si Papa. Natututunan naman ang pagsusugal, ha? 10 taon na, edi marunong na siya magsugal. Pakisabi sa nanay mo salamat, ha? Salamat saan? Sa galing niya sa pagtuturo ng sugal. Sa sobrang galing niya magturo, natalo ng malaking halaga ang papa ko. Tumahimik ka na nga. Alam mo, akala ko may maganda kang sasabihin eh, kaya ako pumayag na magpunta dito. Kung wala ka palang magandang balita, aalis na ako. Nasaan ang anak ko? Alam mo, kung ako lang ang tatanungin, istorbo yung anak mo. Mabuti pa nga kunin mo na. Sabihin mo sa papa mo. Sandali! Ano na naman ba? Parang awa mo na. Sabihin mo na kung nasan ang anak ko. Tawagan mo ang papa mo at ako pa ang maghahatid sa'yo sa anak mo. Diyan ka na! Weng! Papa Dudot, alam kong pwede nila akong baligtarin kapag nagsumbong ako sa mga pulis. Dahil sa totoo lang ay kidnapping na ang ginagawa nila. Ang nagpapakalma na lamang po sa akin ay ang kasiguraduhan kong hindi nila sinasaktan ang anak ko. Dahil kapag nagsumbong ako sa pulis, kahit baligtarin nila ako, pag may galos o anuman ang anak ko o kaya ay nagsalita yun ay siguradong makukulong sila. Pero hanggang kailan po ang anak ko sa kanila? Matatapos na ang araw at padilim na kaya tinawagan ko na ang papa ko. Sinabi ko sa kanya ang naging sagot sa akin ni Orlan. Mas lalo pang nagalit si papa, wala daw talaga akong gagawing maganda para sa kanya. Natama daw ang sinasabi ng asawa niya at ni Weng tungkol sa akin. Sa kanya na rin lumabas na sinisiraan ako ng mag-inang yon. Saka bumalik na naman kay papa ang mga nangyari noon. Hindi na daw ako nahiya sa ginawa ko. Ikakasal na lamang ako ay nakuha ko pang magtaksil. Masama daw akong babae na nagpabuntis sa hindi kilalang lalaki. Ang laking kahihiyan daw para sa pangalan niya ang ginawa ko. Papa Dudot, hindi ko pa din masabi ang ginawa ni Weng kasi alam kong hindi naman niya ako paniniwalaan. Ang sakit-sakit, Papa Dudot. Yung taong inaasahan mo na magtatanggol sa'yo, yung taong akala mo na makakaintindi sa'yo ay siya pang nagtatakwil sa'yo. Hindi naman ganon si Papa. Naging ganon lamang siya.
nang magsama sila ng nanay ni Weng. Hindi ko alam kung anong pinakain nila kay Papa at parang wala na siyang tiwala sa akin. Hindi pa nangyayari yung iskandalo ay ganoon na si Papa. Ngayon parang lunod na si Papa sa kasamaan na itinuro na mag-ina sa kanya. Tapos ay pinapagawa pa niya sa akin ang isang bagay na hindi ko naman hawak ang desisyon. Porke nalaman nilang asawa ko si Orlan ay gagamitin nila ako para lamang mapa-oo si Orlan. Papa Dudut, hindi naman talaga kami mag-asawa pero hindi ko na po mabawi yon habang nasa kanila pa din ang anak ko. Dahil yon sa pinangahawakan ko para huwag nilang saktan ang anak ko. Matapos kong makausap ang papa ko ay tumawag naman si Orlan. Sinabi niya na pumunta ako sa opisina niya kinabukasan. Tuloy ka, Des. Salamat. Kumusta ka? Eh, hindi ko alam. Pasensya ka na kahapon ha. Nabigla lang ako. Naiintindihan naman kita. Pasensya na rin talaga ha. Kailangan nating mag-usap. Tungkol ba to sa investment mo? Oo, pero mamaya na ang tungkol dun. Ha? May iba pa ba tayong pag-uusapan? Meron. Actually, marami. Tungkol saan? Sa isang bagay na nangyari 10 taon na nakalilipas. Ha? Ay, hindi ko maintindihan. Des, may nangyari sa'yo 10 taon na nakalilipas. May nangyari sa akin pero hindi ko alam kung yun yung sinasabi mo. Sa palagay ko, pareho lang ang iniisip natin. Naaalala mo ba yung sinabi ko tungkol sa deja vu? Des, kaya pala parang pamilyar ka dahil nagkita na pala talaga tayo dati. Ha? Saan? 10 years ago, inutusan ko yung best friend ko na assistant ko rin na burahin yung mga footage ng CCTV sa isang hotel. May nangyari kasi ron na pwede kong ikasira. Natakot ako kasi paangat pa lang yung kumpanya ko nun eh. Naguguluhan ako, Orlan. Malakas ang kutob ko na alam mo tong sinasabi ko, Des. Pero yun nga, hindi pala binura ng kaibigan ko yung kopya ng footage na hawak niya. Nung mapanood ko, doon ko na pagtagpi-tagpi yung mga nangyari. Hindi ko alam kung sino yung naghatid sa'yo sa kwarto pero sa uniform na suot niya, isa siyang waiter sa bar ng hotel na yon. Anong kinalaman mo tungkol doon? Des, ako yung lalaking nakasama mo sa kwarto. Ano? Des, sandali, huminahon ka. Kailangan mo munang marinig ang buong kwento. Nakita ko sa footage mula sa bar hanggang sa hallway papunta ng kwarto, iisang babae lang ang nag-uugnay sa mga nangyari. Si Weng! Oo, siya nga. At napanood ko rin sa footage na nung nasa bar kami, meron siyang nilagay na parang tableta sa iniinom ko nang hindi ko namamalayan. Matapos nun, wala na akong matandaan. Maliban na lang nung nagising ako sa kwarto mo. Kaya nagmamadali akong umalis nun. Napakasama talaga ng babaeng yun. Huwag kang mag-alala, Des. Tutulungan kitang mabawi ang dangal mo. Salamat, Orlan, ha? 10 taon ang lumipas kaya aayusin ko na to ngayon. Ilalagay natin sa pwesto nila ang mga taong sumira sa'yo. May ipapakiusap sana ako. Anong naiisip mong gawin ngayon? Nasa kanila ang anak ko. Hindi daw nila ibabalik sa akin hanggat hindi mo napipirmahan ang investment. Akala talaga nila asawa kita. Kaya ang alam nila, ako lang ang makakapilit sa'yo na pumirma. Gusto mo ba pumirma na ako? Hindi. Pero gusto ko munang makuha ang anak ko bago mo gawin ang gagawin mo. Maling-mali ang ginawa nila. Teka, kaya mo ba ako pinapipirma dahil nasa kanila si Andy? Itinatago nila sa'yo ang anak mo? Oo. Okay, ganito. Magsiset ako ng meeting. Sa bahay na lang ng papa mo para nandun silang lahat. Salamat, Orlan. Maraming salamat talaga. Des, patawarin mo ako. Kung noon ko pa siguro napanood yung footage, baka matagal ko nang naayos to. Pero naging makasarili ako. Iniisip ko kasi yung negosyo ko noon eh. Pasensya ka na. Kalimutan mo na yon. Ang importante ay yung ngayon. Yung alam na natin pareho yung katotohanan. Ang hindi ko maintindihan, bakit ginawa sa'yo ni Weng yun? Ano bang inggit niya sa'yo? Yung lalaking dapat na pakakasalan ko noon. Dahil sa lalaking pakakasalan mo noon? Ibig sabihin, hindi kayo nagkatuluyan? Nasaan na yung lalaking yun ngayon? Siya yung napangasawa niya nung nagpunta ka sa kasal niya. Si Chiki? Oo. Hindi ka man lang niya ipinaglaban? Hindi eh. Ibig sabihin lang nun, hindi mo siya deserve.
bahagang buntot niya, kaya hindi talaga siya nararapat para sa'yo. Kaya nga masaya na rin ako na hindi kami nagkatuluyan. Pero sandali, si Chiki ba ang tatay ni Andy? Hindi ko alam. Ha? Eh sino ang totoong tatay ni Andy? Hindi ko rin alam. Teka lang, Des. May nangyayari ba sa inyo ni Chiki noon? Oo. Eh sa atin nung araw na yun, may nangyari ba? Hindi ko rin alam eh. Wala akong natatandaan nung araw na yun. Basta mula sa bar ang natatandaan ko na lang, yung huli kong nakita na lang na may lalaki nagmamadaling umalis sa kwarto. Kung ganun, hindi kaya… Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi ko talaga alam kung sino ang tatay ni Andy. Kung hindi nangyari ang mga nangyari noon, ay nakakasiguro ako na si Chiki ang tatay ni Andy. Pero dahil nga may lapse sa memory namin ang gabing yon, ay hindi ko alam kung may nangyari sa amin ni Orlan. Sinabi ni Orlan na magpapa DNA test sila. Siya ang bahala sa gastos. Pero kung hindi man siya ang tatay ni Andy, ay handa pa din siyang tulungan si Andy sa lahat. Kung hindi ko malalaman kung sino nga ang tatay niya. Pero mabalik tayo sa pamilya ko. Ginawa ni Orlan ang plano. Nakipag-meeting siya sa bahay ni Papa. Masayang pumayag si Papa, kaya sa wakas ay nakuha ko na pong muli si Andy. Hindi naman po siya sinaktan. Pero yung trauma na inihiwalay nila siya sa akin nang hindi siya handa ay hindi na maialis. Dumating si Orlan at nagpaluto pa ang asawa ni Papa. Magpapa-impress kay Orlan. Pero bago dumating sa usapang negosyo si Orlan ay binunyag niya ang lahat ng nangyari sa pakana ni Weng. Nagdi-deny pa si Weng pero pinakitaan siya ng resibo. Dala ni Orlan ng CCTV footage kaya hindi na siya makapagkaila. Nadawit din sa mga ginawa ni Weng ang nanay niya. Dahil nalaman din namin na siya pala ang umayos ng mga kakailanganin at gagastusin, pero si Weng ang magsasagawa. Galit na galit si Papa sa kanila at sobrang hindi kinaya ni Papa ang mga ginawa ng mag-ina. Kaya pinalayas ang nanay ni Weng na si Tita Josie sa bahay. Mayabang pa sanang natitira ang mag-ina dahil kila Chiki sana dadalhin ni Weng ang nanay. Pero naking gulat nila nang sabihin ni Chiki na nakikipaghiwalay ito sa kanya. Yanghiya naman sa akin si Chiki at saka umalis ng bahay. Pinagtabuyan naman ni Papa ang mga mag-ina, pero nakiusap ako kay Papa na baka pwede kong makausap sandali ng sarilinan si Weng. Pinayagan kami ni Papa kaya niyaya ko si Weng sa kusina. Bakit? Ano, sasaktan mo ko? Hindi ako tulad mo. Tulad ko? Bakit? Kailan kita sinaktan? Hindi ba pananakit ang ginawa mo? Ano bang kailangan mo? Hindi ka pa din ba marunong magpakumbaba? Magpakumbaba? Pinapalayas kami. Hinihiwalayan ako ng asawa ko. Sino ba may kasalanan ng lahat ng yan? Ikaw! Kung hindi ka umuwi dito, hindi mangyayari to. Sino ba nagpilit na pauwi na ako dito, ha? Kung hinayaan mo na lang sana ako manahimik sa ibang bansa, di sana hindi na ako katambaho mo. Pero mayabang ka kasi eh. Gusto mong ipamukha sa akin na ikaw ang pakakasalan ng lalaking dapat na mapapangasawa ko. Pwes, yan ang karma mo! Napakayabang mo! Hindi ako mayabang. Tumapang ako, kaya salamat sa'yo. O edi matapang ka na? O ano pang gusto mong sabihin? Gusto ko lang maintindihan ang mga ginawa mo. Ano kailangan intindihin doon? Ang klaro naman. Na naiinggit ka sa akin, kaya mo nagawa ang lahat ng yon. Galit ako sa'yo. Ano bang ginawa ko? Nung nakilala kita, doon nagsimula ang galit ko. Nung makilala mo ko? Hindi ba kayo ang pumasok sa buhay namin? Ayoko sa buhay na to. Si Mama lang ang mapilit. Yun ba ang pinagmula ng galit mo? Bakit hindi ang nanay mo ang inaway mo? Bakit sa akin mo binaling? Kahit mas matimbang kayo kay Papa mula nang tumira kayo dito, hindi ko ikinasama ng loob yun dahil mahal ko si Papa. Hindi mo nga maaway ang Papa mo? Tapos sasabihin mo sa akin na sana ang nanay ko ang inaway ko? Alam mo, hindi mo nakukuha yung punto ko eh. Ang punto mo, puro pagyayabang. Hindi! Para mabuksan ko ang isip mo na magsisi ka sa mga ginawa mo. Hinila mo ako dito para sumbatan? Sumbatan?
Hindi! Kasi kung susumbatan kita, uumpisan ko nung araw na dito kayo tumira! Akala mo nanalo ka na? Hindi pa tapos ang laban! Walang nanalo dito! So ano? Ipapamukha mo sa akin na talunan kami at ikaw ang panalo? Anong talunan? Anong panalo? Hindi naman ako nakikipaglaro sa inyo ah! Akala mo babalikan ka ni Chiki? Manigas ka! Akala mo ba may balak pa akong bumalik kay Chiki? Mas manigas ka! Isaksak mo sa baga mo si Chiki! Ewan ko lang kung balikan ka pa niya! Hindi niya ako babalikan dahil hindi pa kami naghihiwalay. Asa ka pa? Talaga? Tingin mo sa mga nalaman niya, may nakikita ka pang pag-asa? Nigatuldok, wala na, Weng! Ikaw ang asa pa. Hindi na siya babalik sa'yo. Tumahimik ka nga! O bakit? Natatakot ka na baka balikan ako ni Chiki? Ha! Nakakatawa ka! Tumigil ka na! Napipikon na ako sa'yo ha! Bakit ka napipikon? Kasi totoo ang sinasabi ko. Ikaw ang natatakot na baka balikan ako ni Chiki! Hayop ka? Weng! Sige! Subukan mo lang nasaktan siya! Bakit? Pagbubuhatan mo ako ng kamay? Hindi ako pumapatol sa mga walang kwentang taong katulad mo! Hayop ka? Ikaw talaga ang hayop, Orlan! Sige, magskandalo ka. Hindi ka na matutulungan ng nanay mo ngayon. Nasa labas na siya ng gate. Pinalabas na siya ng papa ni Des. Ang sasama niyo? Pero hindi namin abot ang kasamaan mo. Hindi pa tayo tapos. Hindi ko kayo titigilan. Huwag mo kaming takutin! Bakit? Natatakot ka? Siguro mas nakakatakot pag nalaman mo na sa mga oras na to, tumatakbo na ang proseso ng demanda ko sa inyo. Kaya kung anong mangyari sa amin ni Des, ikaw lang ang hahabulin. Ha? Hindi naman ako manggugulo. Tatahimik na kami. Huwag mo kaming ipakulong. Umalis ka na at huwag na kayong tatapak dito sa bahay ng papa ko! Des, please! Dayas! Papa Dudot, pinilit kong ma-realize ni Weng ang mga ginawa niya pero mas matapang pa siya kesa sa mga inagrabyado niya. Kaya wala na akong magagawa. Itinuloy ni Orla ng pag-report sa pulisya pero hindi para ipakulong siya kundi para lang ipablatter. Nakakatakot din kasi ang pagbabanta. Pinapirma din siya sa kasunduan na hindi sila lalapit sa amin kahit kailan kaharap ang abogado. Hindi na rin kami pinabalik ni Papa sa ibang bansa. Nakiusap siya na samahan namin siya sa bahay at tinanggap na niya ng buong puso si Andy at mahal na mahal niya ito. Itinuloy din ni Orlan ang pag-invest sa kumpanya ni Papa kaya ngayon ay katulong na din niya ako para maitaguyod ito. Humingi ng tawad sa akin si Chiki at binati niya din kami ni Orlan. Pero noong sabihin ko sa kanya na hindi ko tunay na asawa si Orlan, ay nagsubok itong makipagbalikan pero hindi ko na matatanggap. Ang nangyari ay nangyari na pero ayaw ko siyang maiwan sa dilim, Papa Dudut. Lumabas na ang resulta ng DNA test at hindi si Orlan ang tatay ni Andy. Isa lang ang ibig sabihin na ang tatay ni Andy ay si Chiki dahil sa ngalan ng Diyos ay wala kong ibang nakasiping kundi siya lamang. Hindi ko ipinagdamot sa kanyang pagiging ama. Pero kung hindi niya tatanggapin ay ayos na din sa akin. Basta nasabi ko na ay sapat na. Pero naniniwala siya na siya nga ang ama. Sinabi ko sa kanya na baka gusto niya din na magpa-DNA test para makasigurado siya pero sinabi niya na hindi na kailangan dahil ramdam niya din naman ang lukso ng dugo. Maayos ang relasyon namin pero hanggang kaibigan lang at hanggang sa pagiging tatay niya kay Andy. Maayos na din naman ang relasyon ko sa lalaking pakakasalan ko at ang lalaking yon ay si Orlan. Salamat po Papa Dudot sa pagbibigay daan sa aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Des. Gaano man itago ang isang baho ay mangangamoy at mangangamoy ito. Sa nangyari kay Des ay masasabi din naman na may magandang kinalabasan ng pangit na pangyayari. Una ay nang malaman niya na ang dapat na mapapangasawa niya ay hindi pala talaga buo ang tiwala sa kanya. Pangalawa ay nakilala niya naman ang lalaking mas magbibigay ng pagmamahal na karapat-dapat para sa kanya.
Dagdag pa ang pagdating ng kanyang anak na parang anghel na nagdala naman ng kaligayahan lalo na ng panahon na sobrang lungkot niya. Subok na ng panahon na laging bumabalik ang mga hindi magandang ginagawa sa kapwa. Malaki man o maliit at gaano man ito katagal. Kaya dapat bago gumawa ng mali ay isipin ang epekto nito sa iba at isipin ang balik nito sa iyo. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories Number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ang iyong napakinggan? Ituloy yan via livestream sa www.gmanetwork.com/radio.